Tatlong araw nang umuulan ng niyebe. Ngunit sa kapanganakan ng prinsesa, bigla itong tumigil. Nagpakita ang silahis ng araw, tanda ng pagiging mapalad. Ngunit hindi pantay ang mata ng batang prinsesa. Kung sa may mapalad, hindi ko masasabi. Kailangan masunog ang ibong apoy upang ito'y mabuhay muli. Kapag nagtagumpay siya, kaya ng ibong apoy, maaabot niya ang kalangitan. Nagbabago ang lahat. Nabubuhay, namamatay. Tigilan ang pagbabago. Luwalhati sa katahimikan. Hinihintay na ng Emperador ng Wei ang pagsuko niyo sa Ping, prinsipe ng Hex. Tayo na. Kailangan mo ba talagang gawin ito? Para sa kaligtasan ng mamamayan ng Liang, handa akong lumuhod sa hari ng Wei. Para sa kaligtasan ng mamamayan ng Liang, handa akong lumuhod sa hari ng Wei. Prinsesa, sandali! Yuntao, sa galing mo makipaglaban, hindi ka makalabas sa butas ng pader. Sinanay kaming pumatay ng kalaban, pero ito, hindi namin ito pinag-aralan. Di maaari yan. Ikaw ang aking bantay. Hindi ka marunong gumapang? Hayaan nyo, magsasanay po ako. Bilisan mo! Tama na nga yan. Halika na, huwag tayo magsayang ng panahon. Opo. Prinsesa, Amo, mas marami yata ang sundalo ng Wei ngayon. Maaaring nalaman nila na ngayon ang kaarawan ni Lola at narito sila bilang bantay ni Ama.
Ilang taon din siya sa Fing. Malamang nasasabi ka ng makita ang ama mong kamahalan. Shhh! Ang dakilang Liam nasa ilalim na ng Wei. Ipahahamak mo siya kapag tinawag mo siyang kamahalan. Oo. Inanyayahan ng Wei ang aking ina. Ngunit ang totoo, binihag nila siya. Ngunit ngayon, pinauwi nila ang aking ama para sa kaarawan ni Lola. Kaya dapat maganda ang pagdiriwang para mapasayo ko sila. Hmm. Emperador man ang namumuno. Ngunit ang general ang nakikipaglaban. Alam yan ang lahat. Hawak man ang emperador ang mundo. Ang totoo, umiikot din ito sa palad ng general. Changla, kung isa kang general, magpapatalaga ka ba sa Liang o pamumunuan mo ito? Hindi ko alam ang pinagkaiba nun. Pasensya na, ina. Hindi kita maintindihan. Kung nakatalaga ka sa Liang, kailangang tapat ka sa tungkulin, walang lihim na motibo. Bawat kilos mo, mamanmanan ang katiwala ng emperador. Kung magiging pinuno ka ng Liang, ang yamang tinatago ng Liang, mapupunta sa pamilyang Chiyon. Nakatagong yaman? Anong ibig niyong sabihin? Ang pinsan mong si Chiyong na, nakahanap ng isang mina ng bakal sa Liang. Kapag napasa atin yon, mapapasakamay ng hukbo ng Chiyon ang hukbo ng Liang. Kung ganon, ina, pumapayag ako na pamunuan ko ang Liang para sa pamilyang Li. Kung pipiliin ng babaeng tulad mo ang pamunuan ng Liang, paano pa kaya kung kapatid mong lalaki ang tanungin ko? Ngunit, ang emperador at mga tagapamahala niya ang namumuno sa Liang. Ang pinsan ko, walang pagkakataon. May pahintulot na umuwi ang prinsipe ng Hexi para sa kaarawan ng kanyang ina na nasa Liang. Kung magagawa ng paraan na mapagbintangan ng prinsipe ng paghihimagsik, nakasisiguro akong maibabalik ng pinsan mo ang katahimikan. At sa ugali ng emperador, malamang ibibigay niya sa pinsan mo ang pamumuno ng Liang para sa kapayapaan. Ah, Ginoo, bibili kayo? Ngunit, paano mapatutunayan sa emperador na ang prinsipe ng Hexi nga ang nasa likod ng pag-aaklas? Ang kapatid mo ang bahala dyan. Kaya na ni Minfang yan. Anong sinasabi mo, ina? Limang salita. Isang pag-aaklas mula sa paninila. Ginoo! Ginoo! Handa na ba mga lampara ko? Ah, amo, kumusta? Ang mayari. Wala po siya ngayon. Ako ang nagbabantay. Isakay mo na ang mga yan. Nagmamadali ako. Ah, sige po. Hoy, ingatan niyo mga yan. Mahalaga sa akin ang mga yan. Pag-ingatan ninyo. Maingat sila. Huwag po kayong mag-alala. Itali niyo mga yan. Apo. Bilis na. Apo. Ang lampara ko!
Ginoo, ito na. Ano ba, binata? Ano ka ba? Ba't mo ako sinaktan? Dahil wala kang modo! Ako pang walang modo? Iniligtas ko ang buhay mo. Kung hindi kita nahawakan, tinangay ka na ng hangin. Magselan mo naman. Hindi kaya babae ka? Christian! Tumibig kayo lahat! Amo! Anong karapatan ang basta sinakamo ko? Ano bang problema ng mga tao rito? Niligtas kita. Hindi ka na nagpasalamat. Nagtawag ka pa ng kasamaan mo. Ganito ba kayo? Humingi ba ako ng tulong? Kaya ko ang sarili ko. Pakialam, meron ka lang. Tawa ko lang kaninang bayuan mo. Ano? Halap ka ng inam! Umuwi na tayo! Mapalad ka ngayong araw. Mapagpatawad ako. Hindi kita sisisihin. Huwag lang kitang makitang muli. Ikaw ang huwag kong makita. Ganda! Tigil na! Tayo na! Lalaki? Nakapulbos? Amo, ayos ka lang. Bumalik na lang tayo. Hindi tayo dapat mahalata. Hoy, ikaw! Ihatid mo agad ang mga lampara. Sige po. Ingat po kayo. Handa na po tayo. Utos nyo lang ang hinihintay. Ang mga latak ng liang maghihimagsik. Patayin ang mga rebelde. Walang iiwang buhay! Patayin! Prinsipe, narito na tayo. Matagal na panahon mo ring pinaghariyan ang rehiyon ng Liang. Sino mag-aakala na mapasusuko ka ng dakilang way? Matinding pagdadalamhati malamang ang iyong pinagdaanan. Malakas man ang hukbo ng dakilang way. Hindi ko kinatakutan ang kamatayan kung sakaling hindi man ako sumuko sa kamay nito. Nais ko lamang iligtas ang mamamayan. Isinugo ko ang pagiging prinsipe para sa kaligtasan ng libu-libong mamamayan. Hindi ako nagsisisi.
kung ikaw ginuli. Panghihinayangan mo yun. Prinsipe, ako po ang gobernador ng Zagi. Si Majun, malugod ko kayong tinatanggap sa lungsod. Dito po. Narito ako na bumabati sa inyo. Tumindig ka na. Sige na, anak. Ang mahal ko, anak. Namuli na ako sa iyo. Salamat at nakita rin tayo. Ina. Masaya ako, anak. Masaya. Senior, napakalaki mo na. Halos hindi kita nakilala. Ama, palagi kitang naiisip. Palagi rin kitang naiisip. Tingnan nga kita. Ang napakabuti kong anak. Hindi ko inakala magkakasama pa tayo muli. Mawala man ako sa mundo. Masaya na ako. Salamat sa iyong paghatid. Para sa iyo, ang inuming ito. Ginawa ko lang ang tungkulin ko. Di kailangan ng pasasalamat. Kung dadalhin. Malalaman mo rin agad. Dito. Pumikit po kayo, Lola. Ang daming lihim nito. Bawal sumilip. Oo na. Oo, ngayon na. Dilat na. Bitiw! Ang ganda nila! Hinihiling ko na pagpalain kayo mula sa kaarawan nyo. Salamat. Hinihiling namin na pagpalain kayo mula sa araw na ito. Anong nangyayari? Kamahalan, nagpalipad ng lampara ang prinsesang Shinner sa ngalan ng inyong ina. Kung ganon, bakit hindi natin panoorin?
Nais ko rin itong makita. Ganda, ano? Sinong may gawa? Oh, ang prinsesa. Ah, katuwang tingnan. Para sa pagdiriwa. Ganda. Tira! Huwag ka mag-isip ng masama! Rebelde. Walang iiwang buhay! Naging matusik ang prinsipe ng Hexy! Bakit prinsipe! Pagkain ang mga rebelde! Kasinungalingan! Hindi mag-aakla sa mama ko! Sumuko na siya sa mga way! Bakit nila ito gagawin sa kanya? Tayo na! Kamahalan! Sasamahan ko kayong tumakas! Bakit ang prinsipe! Ibigay niya sa amin ang prinsipe! Ibalik niyo ang prinsipe ng Hexy! Kalaban ko niya ang prinsipe! Mama! Tumakas na po kayo. Nasakop na nila tayo. Hindi. Sasagipin ko si Ama. Kamahalan! Naglaklas ang prinsipe ng Hexy. Utos ko na ang susundin ninyo. Wala kayong ititira. Kahit isa sa pamilya ng prinsipe. Patayin sila! Lumuhod ka. Luluhod lamang ako sa langit at sa mamamayan ng liang. Hindi kailanman sa basurang tulad mo. Chi Yunnan, Li Menfang, pinagbintangan ninyo ako ng pagrebelde.
Mapanding lang kayong pumatay ng mga walang muwang. Halangang kaluluwa ninyo! Ano muwang iharap niyo sa taong bayan? Mawawala ng saysay at salita ng taong mamamatay na. Ang kagalang-galang na prinsipe ng Hexie, hindi mamamatay sa kamay ng isang mababang general na tulad mo! Ganun ba? Nagtawag ng rebelyon ang prinsipe ng Hexie. Nang malaman ko ang kanyang panak, nagpakamatay ka! General, ito ang yaman ng sambahayan. Pinsan, nakita mo ba ang prinsesa ng Liang? Babae siya. Hindi ko siya papatulan. May yun na anting-anting ang prinsesa. Pamana ito ng emperatris na si Wei Zifu ng dinastiyang Han. Sa amin pa lang, pinaalala na ng aking ina na hanapin ko ito. Ang paniniwala kasi niya, si Chang La lang ang dapat na magmay-ari ng yun na yun. Isang palamuti lang yun! Walang anumang bagay at ari-arian ang hindi ko kayang mapasakin! Ang pamilya ng prinsipe, tugisin at patayin! Abo ko! Tayo na! Kamahalan! Shiner, mauna na kayo ng tiyong-ting mo. Hindi ko na kayang tumakbo sa edad ko. Papagal lamang kayo. Sasamahan na lang kita, Lola. Ikaw ang nalalabing tagapagmana ng Liang. Tungkulin mo ang manatiling buhay. Bilis, Ming, bilis! Itakas mo ang prinsesa! Lola. Kamahalan! Bilis! Muna, prinsesa! Takbo! Lola! Mangako ka sa akin. Kahit anong paghihirap ang dumating, mananatili kang buhay, apo. Lola! Itakas yun ang prinsesa ngayon din! Lola! Ngunit, hindi pantay ang mata ng batang prinsesa. Kung siya may mapalad, hindi ko masasabi. Kumahalan! Lola! Magkukukiwan! Lola! Prinsesa! Mga tampalasan, pinagbintangan niyo ang anak ko. Hindi ba kayo naniniwala sa karma? Kalokohan! Sabi-sabi, nasaan ang prinsesa? Hindi mo mahahanap ang prinsesa. Ah! Kamahalan!
Akala mo mapipigilan mo ako? Tugisin sila! Walang ititira! Oh! Ayos ka lang. Iwan niyo na ako. Tumakas na kayo. Bantay ako ng pamilya niyo. Tungkulin kong panatilihin kayong buhay. Hindi ko kayo iiwan. Bumagsak na ang iyang. Hindi na ako, prinsesa. Umalis na kayo. Mahuhuli kayo dahil sa akin. Iligtas niyo ang sarili niyo. Ano ba yan? Jundam! Kamahalan, isiisip mong sinabi ng iyong lola. Kailangan mo pang mabuhay. Ayos sila! Hapunan! Takpin niyo ang prinsesa ng iyo! Abo! 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 Ang maalagad ng Chiyon. Kamahalan, ibigay mo sa akin ang Uni-Way Zifu para sa kapis na kamatayan. Hangal! Kunin mo ang isa mo! Patayin siya! Si Majo, nag-uulat sa emperador. Nagbalik sa Zhangye, ang prinsipe ng Hexi, upang ipagdiwang ang kaarawan ng ina. Sa pagdiriwang, lumusob si General Chi Yunnan kasama ang kanyang hukbo at pinagbintangan ng prinsipe ng pag-aaklas. Nanira ng lupa at nang ari-arian ang pamilya ng Chi Yun. Nakakita sila ng mina ng bakal na hindi nila pinaalam sa mahal na emperador. Ang prinsipe at ako'y nagbalak na isiwalat sila. Ngunit natagpuan nila kami at ngayon patay na ang prinsipe ng Hexi. Alam kong bilang na rin ang mga oras ko sa mundo.
Mahal na emperador, salain niyo po sana ang mga taksil sa tapat. Ito ang aking huling hiling. Dito, General. General, kay tagal kong hinintay ang iyong pagdating. Dito pala kayo nagtatago, Gobernador Ma. Nagbibiro ka, General. Bahagi tayo ng hukuman. Ano naman ang dahilan ko upang magtago sa'yo? Isa pa, nanatili akong tapat at malinis na tao. Mga taksil lamang ang matatakot na magpakita sa akin. Ang mga taksil ba ang sabi mo? Ako ba ang tinutukoy mo, Gobernador? Sa iyo nang galing ang mga salitang yan. Nanlusog kayo, nagkubli ng minahan. Nilinlang nyo kami! Hindi pa ba kataksilan ang mga pinagkakatawa nyo? Gobernador Ma, napakarami mo nang nalalaman. Matatahimik ka na. Pinatay ni Prinsipe Hexi si Gobernador Majun. Namatay si Majun sa gitna ng rebelyon. Makararating sa emperador ang kadakilaan mo. Tapat at malinis na Majun. Bilisan niyo! Pumasok kayo! Pasukin niyo kami! Tingnan mo, ang prinsipe ng gawin. Kamahalan, pinagpapapatay ni General Chiyo ng mga tao, imbis na tulungan. Sila na lang natira sa buong liyang. Sa labanan, mamamaya na siyang nagdurin sa akin. Sino ba ang bantay? Di sila pinapapasok. Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Ang prinsipe ng nanan. Tiyo! Wala silang kasalanan! Wala pa? Sila ang mga rebelde ng Hilagang Liang. Mga walang labang mamamayan lamang sila. Paano sasaktan ang mga tulad nila? Masasabi mo ba na walang mamamatay tao o espiya na kabilang sa kanila? Maigi ng palagpasin kesa pumatay agad! Tiyo, tingnan niyo sila! May mga bata! Papatayin mo siya! Maigin ang may madamay na walang malay kaysa sa may makawalang kalaban. Hawak kong hufu, kaya sino susuway? Tira! Susunod sa akin! Ang hukbong narito! Jun! Susuwayin mo ba ako? Patawad, Tiyo. Walang ibang paraan. Babawi ako sa'yo isang araw. Buksan ang tarangkahan! Kamahalan!